Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si MP. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang romance na pelikula mula 2001 na pinagatang, Say It Isn't So. Sa wakas ay nakilala na ng isang lalaki ang pag-ibig sa kanyang buhay. Nalaman niya na siya nga pala ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Sa Indiana, si Gilly Noble ay nagmamaneho hanggang sa isang sakahan ng manok kung saan inilapag niya ang isang kulungan na may pusa sa loob at binuksan ang isa sa mga pintuan nito. Sa lalong madaling panahon, ang ligaw na pusa mula sa bukid ay lumapit sa isa pang pusa at nakulong sa hawla. Pagkatapos nito, bumalik siya sa shelter kung saan siya nagtatrabaho. Doon, natuklasan niya na ang pusang gala ay may name tag na nagpapakilala sa kanya bilang si Ringo. Nang maglaon, hiniling siya ng kanyang amo, si Larry, na sumama sa kanyang pamilya sa hapunan upang patahimikin ang kanyang asawa, na galit sa kanya mula nang hindi niya ito nakuha sa kanyang kaarawan kagabi. Iminumungkahi ni Gilly na bigyan ang kanyang asawa ng isang tuta, ngunit ang lalaki ay nagpipilit na dalhin siya. Nang walang pagpipilian, sumama si Gilly sa pamilya ng kanyang amo para sa hapunan. Ngunit mabilis na nagiging awkward ang mga bagay habang nagtatalo ang mag-asawa at ang kanilang mga anak. Kinabukasan, pumunta sina Larry at Gilly sa kainan habang nagrereklamo ang una tungkol sa kanyang pamilya. Nag-aalala, pinayuhan ni Gilly ang kanyang amo na magpatingin sa isang therapist. Ngunit hindi ito siniseryoso ng lalaki. Sa sandaling yon, ang kanilang kaibigan, si Stewart, ay nagpakita ng kanyang kakaibang gupit na sinasabing ito ay ginawa ng pinakamagandang babae sa Earth. Nagtataka, si Gilly ay sumilip sa hair salon at nakita ang bagong stylist, si Joe. Na in love agad siya dito kaya sumama siya sa mahabang pila ng mga lalaking naghihintay na magpagupit sa kanya. Habang nagpapagupit, sinisikap niyang kilalanin siya. Kaya ibinahagi ni Joe kung paano siya nagmula sa bayang ito ngunit lumipat sa Oregon. Bumalik siya upang tulungan ang kanyang ama na ngayon ay paralisado pagkatapos ng stroke. Hindi nagtagal ay nalaman niyang clumsy si Joe nang muntik na nitong mapunit ang bahagi ng buhok nito at saksakin ng gunting ang pisngi nito. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa mga mata nito, natigilan siya. Nang mapansin ang kanyang larawan kasama ang kanyang alaga sa mesa, nagtanong siya tungkol sa kanyang pusa, ngunit ibinahagi ni Joe na tumakas siya 2 linggo na ang nakakaraan. Nang banggitin niya na ang pangalan ng kanyang pusa ay Ringo, naalala niya ang ligaw na pusa na nakunan niya kahapon. Nang mapagtanto na natagpuan niya ang kanyang pusa, hindi sinasadyang naputol ni Joe ang bahagi ng kanyang tainga, na dinala si Gilly sa ospital mamaya. Para makabawi sa pananakit sa kanya, niyaya siya ni Joe na maghapunan sa kanyang bahay para maisama rin niya ang pusa nito. Nang maglaon, habang naghahanda si Joe ng hapunan, sinabihan siya ng kanyang ina, si Valdin, na huwag nang manghuli ng hayop kapag makakasama niya muli ang kanyang mayamang ex-boyfriend na si Jack. Hindi nagtagal, dumating si Gilly kasama si Ringo, kaya ipinakilala siya ni Joe sa kanyang ama, si Walter, na hindi kumikibo at gumagamit ng vocalator machine para magsalita. Sa hapunan, si Valdin ay gumagawa ng mga pasibong komento tungkol sa kakilakilabot na trabaho ni Gilly. Nilinaw niya na nagtatrabaho siya sa animal shelter dahil layunin niyang maging isang veterinaryo. Hindi pa rin nasisiyahan si Valdin, pero halatang interesado si Joe. Kinabukasan, nakipagkita si Gilly kay Detective Vic na inupahan niya para hanapin ang kanyang kapanganakan na ina. Pero nang ipakita sa kanya ng lalaki ang larawan ng inaang kanyang ina, hindi siya naniniwala dahil magkaiba sila ng lahi. Nang gabing iyon, naghapunan si Gilly kasama si Joe sa rooftop ng shelter at ibinahagi niya na sinusubukan niyang hanapin ang kanyang biological na pamilya. Hinihikayat siya ng babae tungkol sa kanyang paghahanap kahit na napansin ng lalaki na ginulo siya. Inamin ni Joe na ang pagiging naroroon ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang aso na kailangang ilagay. Siya ay nagdadalamhati pa rin para sa aso at si Gilly ay nakikiramay dito na ipinaliwanag na nais niyang alagaan niya ang mga hayop na pinatulog doon. Sumulat pa siya ng tula na babasahin sa aso at pusa bago sila patulugin at binigyan sila ng 1-gun salute na may walang laman na pistola. Nang marinig ang kanyang tula, nahulog si Joe sa kanya at naghalikan ang dalawa. Sa loob ng 6 na buwan, masayang ginugugol ng mag-asawa ang kanilang mga araw na magkasama. Ang kanilang kaligayahan ay nakumbinsi si Gilly na manirahan sa kanyang minamahal. Ngunit si Joe ay nagsimulang magkwento tungkol sa kung paano siya komportable na hindi masyadong seryosohin ang kanilang relasyon. Nang mapagtantong hindi pa siya handa, ginulo siya ni Gilly sa pamamagitan ng isang halik habang dumadaan sa kanila ang eroplanong nirentahan niya kasama ang kanyang proposal banner. Gayunpaman, inihayag ni Joe na ang eroplanong nirentahan niya ay sa kanyang tiyuhin. Kaya alam na niya ang tungkol sa kanyang mga plano at sinabi sa kanya na gusto niya itong pakasalan. Habang ipinagdiriwang ng dalawa ang kanilang engagement sa kama mamaya, tinawagan ni Vic si Gilly, ibinalita na natagpuan niya ang kanyang ina,
at ito ay si Baldin. Ito ay agad na naglalagay ng isang strain sa relasyon ng mag-asawa. Kinabukasan ay kinumpronta nila si Baldin tungkol dito, kaya inamin niya na nabuntis siya kaagad pagkatapos ipanganak si Joe. Dahil sila ay nahihirapan sa pananalapi, siya at ang kanyang asawa ay nagpasya na ilagay ang bagong sanggol para sa pag-aampon. Nang bumagsak ang ideya na naging matalik sila sa kanilang kapatid, naduduwal si Joe habang si Gilly naman ay naninigas sa pagkabigla. Pagkalipas ng 16 na buwan, ang balita tungkol sa kanilang relasyon ay pinaalis si Gilly, na humantong sa kanya sa isang nalulumbay na estado at nagtatrabaho kasama si Stewart. Isang araw, binasa niyang muli ang liham na iniwan ni Joe para sa kanya bago siya bumalik sa Oregon. Nagdalamhati siya kung paano naging maayos ang mga bagay para sa kanila, ngunit ang lahat ay nag-crash sa isang iglap. Dahil dito, hindi na niya ito kayang harapin. Nadurog ang puso, itinapon ng lalaki ang sulat. Hindi nagtagal ay tumungo siya sa bahay ng kanyang magulang dahil nakatira siya sa kanila. Mapagmahal siyang tinatrato ni Baldin para makabawi sa nawalang oras, kahit na abrasive pa rin si Walter sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag si Joe at ibinalita na ikakasal na siya kay Jack. Nasasabik nito ang kanyang ina habang lalong dinudurog ang puso ni Gilly. Nang dumating ang mga imbitasyon sa kasal, hinikayat ni Baldin si Gilly na maging masaya para kay Joe dahil siya ay nagpakasal sa isang milyonaryo at nagpapatakbo ng kanyang sariling parlor. Tumunog ang doorbell at isang lalaking nagngangalang Leon ang nagpakilala kay Baldin bilang ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Pinatunayan niya ito sa mga dokumentong nakita niya, kasama ang mga record ng ospital at mga pagsusuri sa dugo. Dahil dito, agad na itinaboy ni Baldin at Walter si Gilly palabas ng bahay, na tinawag siyang sinungaling. Sa kabila nito, nakahanap si Gilly ng bagong pag-asa at nalinis bago umalis sa Indiana. Nagmamaneho siya sa Oregon ng ilang araw, umaasa na hindi niya nawalan ng pagkakataon na makasama si Joe. Pero isang gabi, aksidente niyang nasagasaan ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Inutusan siya ng lalaki, si Dig, na kunin ang kanyang mga prosthetic na binti na nasira sa aksidente. Napilitan si Gilly na pasakayin ang lalaki na tila nakatayo sa kalsada upang makuha ang kanyang atensyon. Ibinunyag niya na siya ay isang piloto na ang eroplano ay naubusan ng gasolina, na pinilit siyang mapunta sa isang malapit na clearing. Dumating ang dalawa sa Oregon sa umaga, kung saan sinabi ni Dig sa lalaki na may utang siya sa kanya para sa pagdala sa kanya doon. Binalaan din niya si Gilly na umalis kaagad sa bayan dahil ang mga taong may pera ang kumokontrol sa mga bagay doon. Ilang kaalaman, tumawag si Baldin sa himpilan ng pulisya ng bayan at sinabing isang mapanganib na kriminal si Gilly. Sinagot ni Officer Gina ang kanyang tawag, kaya pinakiusapan ni Baldin ang babae na maging discreet upang maiwasang maalarma si Joe na abala sa kanyang malaking kasal. Sa kabila nito, nag-set up si Gina ng mga wanted na poster sa paligid ng bayan na may mukha ni Gilly. Nakita ito ni Joe, kaya tinawag niya ang kanyang ina, nagreklamo tungkol sa pagpapaalam sa kanyang kapatid na lalaki na pumunta doon. Dahil gusto niyang ipagpatuloy ng kanyang anak ang kasal nila ni Jack, nagsinungaling si Baldin na nagalit si Gilly at sinabi sa lahat na ang isang nagngangalang Leon ay kapatid niya, hindi siya. Iginiit ng babae na ang lahat ng ito ay katang-isip lamang. Sa ibang lugar, ang nobya ni Joe, si Jack, ay lumapit sa isang lalaking walang tirahan upang mag-alok sa kanya ng isang silid sa hotel at ng trabaho. Iginiit niya na ito ang kanyang paraan upang ibalik ang mga tao matapos niyang manahin ang karamihan ng kanyang pera sa kanyang ama. Pagkatapos, nilapitan ni Gina si Jack at inanyayahan itong makipagkape sa kanya. Idinagdag na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang kasintahan. Pagdating ni Jack sa bahay mamaya, inutusan niya ang kanyang kapatid, si Jimmy, at ang mga kaibigan ng lalaki, sina Freddy at Strick, na mawala si Gilly. Dahil dito, pinatumba ng tatlo ang lalaki bago siya pumunta sa parlor ni Joe. Di nagtagal, nagising si Gilly at natagpuan ang kanyang sarili sa isang eroplano papuntang Mexico. Pagkalipas ng 2 araw, ibinaba ni Baldin at Walter si Leon sa isang motel sa labas ng bayan, na ipinaliwanag na hindi siya makikita hanggang matapos ang kasal ni Joe. Samantala, inutusan siya ng ina na hanapin si Gilly at ilayo siya sa kanyang kapatid. Sa bahay ni Jack, nakita ni Joe ang kanyang fiance sa hot tub. Inaanyayahan niya itong sumama sa kanya, ngunit plano niyang magsagawa ng mga gawain para sa kanilang kasal. Sa sandaling umalis siya, lumutang si Gina mula sa ilalim ng tubig na nagpapakita na ang lalaki ay nanluloko. Sa hapon, tinatanggap ni Jack ang kanyang mga biyenan sa kanyang tahanan
Habang sa wakas ay bumalik si Gilly sa bayan, dahil alam niyang gustong kunin siya ng mga tao, ipinikit niya ang kanyang ulo, at sinubukang pumasok sa parlor ni Joe mula sa likuran. Gayunpaman, nakilala siya ng isa pang manggagawa mula sa mga wanted na poster, kaya umalis si Gilly. Gamit ang itinapon na buhok mula sa garbage bin ng parlor, nagbalatkayo siya bago tumungo sa isang tubig. Doon, nahanap niya si Dig at humingi ng tulong sa kanya sa paghahanap ng kanyang truck na naiwan niya noong siya ay dinukot. Gayunpaman, inihayag ng piloto na ang kanyang truck ay nawasak sa isang kaganapan sa kawanggawa na ginanap ni Jack. Pagsuko sa kanyang sasakyan, hiniling ni Gilly si Dig na tulungan siyang pigilan si Joe sa pagpapakasal kay Jack. Ngunit ipinagtanggol ng lalaki at ng iba pang mga parokyano na ang mayaman ay isang mabuting tao. Iginiit pa niya na maswerte si Joe sa pagpapakasal sa kanya, kaya dapat siyang pakawalan ni Gilly. Kinabukasan, tinawagan siya ng katrabaho ni Joe para ipaalam na nandoon si Gilly. Dahil dito, hinahanap siya ng babae, nadatnan niya itong papalabas ng bayan, kaya sinundo niya ito. Mabilis na sinabi sa kanya ni Joe na hindi sila maaaring magkasama, at nang maalala ni Gilly ang mga salita ni Dig sa kanya, tinanggap niya na kailangan niya itong bitawan. Hindi nagtagal ay ibinaba siya ng babae sa istasyon ng bus, at sinabi sa kanya ng lalaking nalulungkot na mahal niya siya bago lumabas ng sasakyan. Nang hihinayang, binibigkas niya na mahal din niya ito, pagkatapos ay itinaboy ang luha. Habang naghihintay si Gilly na makasakay sa bus, inagaw ng isang binata ang kanyang tiket, na pinilit na habulin siya. Dinala siya ng bata sa isang liblib na garahe, kung saan nakilala ni Dig ang taong nalulungkot. Nang walang sinumang makakarinig sa kanila sa pagkakataong ito, sa wakas ay ibinunyag ng piloto na si Jack ay masama. Dinala niya ang lalaki sa kanyang bahay, kung saan ipinaliwanag ni Dig na nagmana si Jack ng milyon-milyong mula sa kanyang ama at kumikita ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ilegal na halaman. Tinitiyak ni Jack na hinding-hindi mag-iimbestiga ang pulisya sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagpapanatiling masaya sa mga residente rito, kaya ang kanyang harapan ng kawanggawa. Karamihan sa mga tao ay nasa ilalim din ng kanyang payroll, habang ang iba ay natatakot na labanan siya. Dahil doon, pinilit ni Gilly na iligtas si Joe mula sa kanya. Bago sila makapagplano ng isang bagay, dumating si Jimmy at ang kanyang mga kaibigan. Dinala ng mga tulisan si Gilly sa kakahuyan upang bugbugin siya. Ngunit hindi sinasadyang natamaan ni Jimmy si Stray. Ito ay nagpapahintulot sa kanilang mga bihag na makatakas sa ilog. Kinabukasan, naghanda si Gilly at Dig ng banner para sabihin kay Joe na hindi niya kapatid ang dating. Pagkatapos ay umalis sila gamit ang eroplano ni Dig, na hindi alam na pinunit ng isang sangay ang salitang hindi mula sa banner. Dahil dito, kapag sila ay nagpapalipad ng banner sa ibabaw ng bahay ni Joe, ang babae ay kumbinsido na ang lalaki ay may problema. Hindi nagtagal ay lumapag ang dalawa sa eroplano, ngunit agad na inaresto ng mga pulis si Gilly at ipinasok siya sa isang psychiatric facility. Sa kanyang pananatili, nalaman niyang nandoon din si Strick matapos makaranas ng pinsala sa ulo mula kay Jimmy. Gayunpaman, inaakala ng thug na si Gilly ang nakabangga sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibenta sa kanya ang Polaroids na kinuha ni Jimmy kay Joe. Ngunit kinuha ito ni Gilly, nagulat na kinuha nila ang kanyang minamahal nang hindi niya nalalaman. Ito ay humantong sa Strick upang harapin siya, at ang laban ay nakuha Gilly ilagay sa paghihiwalay. Sa kanyang pagtataka, pumasok si Dig sa kanyang may palaman na silid upang iligtas siya. Habang nagmamaneho sila pabalik sa bayan, may dumaan na sasakyan sa kanila, at nakilala ni Gilly ang driver bilang si Leon. Sinundan nila ang lalaki, at natuklasan na tumutuloy ito sa motel. 3 oras na lang bago ang kasal ni Joe, inutusan ni Dig si Gilly na dalhin ang babae doon para makilala niya ang kanyang tunay na kapatid at ayusin ang mga bagay-bagay. Pansamantala, sisiguraduhin niyang hindi makakatakas si Leon. Dahil doon, nag-iisang nagmamaneho si Gilly pabalik sa bayan, ngunit naharang ng isang kawan ng mga baka. Habang sinusubukang itulak ang mga ito sa daan, naiipit niya ang kanyang kamay sa isa sa mga baka nang sa wakas ay gumagalaw ang kawan. Samantala, nadatnan ni Dig na papaalis si Leon sa kanyang silid sa motel, kaya sinubukan niya itong pigilan. Gayunpaman, natuklasan ng lalaki na mayroon siyang mga prosthetic na binti, kaya tinanggal niya ang mga ito at itinapon upang maiwasan ang paghabol sa kanya ng piloto. Sa ibang lugar, ang kawan ay naglalakad sa bayan, na inilagay si Gilly sa isa pang nakakahiyang sitwasyon. Nakita siya ni Joe, kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para ihayag na totoo si Leon at nasa motel. Gayunpaman, ang babae ay nagmamakaawa sa kanya na tumigil, kumbinsido pa rin na siya ay baliw. Iginiit niya na gusto niyang magkaroon ng pamilya kasama si Jack bago umalis. Maya-maya, magsisimula na ang kasal. Nasasabik si Joe kung paano makakakuha ng mas mabuting pangangalagang medikal ang kanyang ama sa bayan,
at hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang kanyang ina. Nang marinig ito, tinanong ni Walter kung ito ang gusto ng kanyang anak. Nag-alinlangan siya bago sumagot na ang kasal na ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Habang sinusubukang sumakay muli sa labas ng bayan, si Gilly ay na-corner ni Strick, na nakatakas sa pasilidad gamit ang kanyang binugbog na truck. Hinawakan siya ng baril, hinihingi ang mga larawang ninakaw niya. Mabilis na isinuko sila ni Gilly, ngunit ninakaw din ni Strick ang kanyang singsing bago siya pinatalsik. Samantala, habang nagpapatuloy ang kasal, biglang hiniling ni Walter na itigil ang seremonya. Sa wakas ay tinanggap na ang kanyang anak na babae ay umiibig pa rin kay Gilly. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, inalis ng kanyang asawa ang kanyang vocalator para manahimik siya. Sa ibang lugar, nakita ni Leon ang truck ni Gilly na pabalik sa bayan. Hindi alam na si Strick ang nagmamaneho nito. Nabangga niya ang kanyang sasakyan sa kanyang sasakyan upang pigilan siya sa pag-abala sa kasal ng kanyang kapatid. Nagiging sanhi ito ng pagtagas at pagsabog ng tangke ng gasolina ng truck. Sa reception ng kasal, ikinadena ni Valdin ang wheelchair ng asawa para pigilan itong kumbinsihin si John na bumalik kay Gilly. Sa kabila nito, pinilit ng lalaki na makaalis sa upuan. Biglang dumating ang mga pulis para iulat na sumabog ang truck ni Gilly. Ang bangkay na natagpuan nila ay sinunog ng hindi na makilala. Ngunit sigurado silang si Gilly yon dahil sa singsing na nakita nila sa bangkay. Inihayag din ng sheriff na inaresto nila si Leon, na naging sanhi ng aksidente. Tinawag ng lalaki si Valdin na kanyang ina, nakikiusap sa kanya, para sa tulong at sinasabing sinusundan lang niya si Gilly tulad ng hiniling nito sa kanya. Dumating si Walter, sa wakas ay tumayo, at ipinahayag na si Leon ang tunay na kapatid ni Joe. Ipinaliwanag niya na inilihim nila ito, dahil pinipilit ng kanyang asawa na sumausaw sa kapalaran ni Jack. Maluhaluhang hinarap ni Joe ang kanyang ina, na iniisip pa rin na ito ang pinakamabuti dahil si Gilly ay isang walang tao. Ang masaklap pa, isiniwalat din ni Walter na binayaran ni Jack si Vic para sabihin kay Gilly na sila ang kanyang biological parents para paghiwalayin ang mag-asawa. Pinagtaksilan, bumagyo si Joe. Dahil nasira ang kanyang plano, inilabas ni Valdin ang kanyang galit sa kanyang tunay na anak, ngunit dahil sa pagkapagod ay na-stroke siya. Kinabukasan, sa wakas ay nagising si Gilly sa kakahuyan at pumunta sa bahay ni Dig, na nagulat nang makita siyang buhay. Nalaman niya na sa tingin ng lahat ay patay na siya, ngunit tinanggap niya ito, iniisip na hahayaan nitong magpatuloy si Joe sa kanyang buhay. Dahil doon, sumakay si Gilly sa eroplano ni Dig para bumalik sa Indiana, na hindi alam na si Joe ay nagmamaneho din doon. Pagdating niya, pumunta siya sa rooftop ng animal shelter, at binibigkas ang tula ni Gilly na may hawak na pistola. Nagkataon, sina Gilly at Larry ay nagmamaneho hanggang sa parking lot, kung saan ibinalik ng huli ang trabaho ng nakababatang lalaki pagkatapos malaman ang katotohanan. Nakita ni Gilly si Joe sa hagdan ng bubong, iniisip na malapit na niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Nagmamadali siyang pigilan siya, nakarinig lamang siya ng putok ng baril at itinapon sa kanya ang abo. Sa wakas ay nakita siya ni Joe, at ang dalawa ay muling nagsama sa isang halik. Ipinaliwanag ng babae na binibigyan niya siya ng one-gun salute, na iniisip na dala niya ang kanyang abo. Nang maayos na ang lahat, ipinagdiriwang ng bayan ang kasal ni Gilly at Joe pagkaraan ng ilang buwan. Kabilang sa mga bisita ay isang nakarecover na si Walter, at isang Valdin na may kapansanan na ngayon. Biglang hinila ni Vic ang bagong kasal, na sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang biological na ina ni Gilly. Iginiit niya na sigurado siya sa pagkakataong ito, dahil nakakuha siya ng mga dokumento at ebidensya ng DNA. Sa pamamagitan nito, binuksan niya ang isang pinto ng isang limousine kung saan lumabas si Suzanne Somers, ang crush ng celebrity ni Gilly. Habang yakap-yakap siya ng babae, napagtanto ni Gilly na pinagpapantasyahan niya ang sarili niyang ina.